So, ayan mga master. So, good afternoon. So, afternoon season ito. Cast and retrieve. So, dito lang ako sa may baryo. Mismo malapit lang. So, solo ko ngayon. So, try ko lang dyan. Baka makadali tayo. Dyan lang mga master. Try lang natin dyan. Baka makadali tayo dyan ng isda. Tara. Sinunan natin yung lag kasi sanong mahaba yung try lang natin dyan baka makadali tayo. So dito nakadali si Kuya Isid ng emperor fish o yung mamadas kung tawagin dito sa amin. Natin dito. Ito yung ginawang port sana kaso nasira nung bagyong Yolanda. So try natin dito mag cast and retrieve. Tignan natin kung may mahuli tayo dito. Yan. Ito yun nasira lang. So, mamaya maya pag lutad pa masyado. Punta tayo dun sa unahan. Wala. Itas pa kasi yung tubig eh. Try natin dito. Sana makadali tayo dito. Lagyan lang natin dito yung cellphone. Wala namang siguro kukuha dyan. Yan.
kasi may humabol. May humabol na siya talaga ito. Muntik na siya dun ha. Humabol talaga siya guys. Yan. Mag-isa tayo. Dali tayo ng dalagito. Yan. Ano natin para sa atin. Wala. Uy. Laglag. Naanhok. Pero maliit, pakakawalan ko din yun eh. At least hindi na tayo zero.
2 hours later. So, ayan mga mister, so dito natatapos yung quick fishing natin. So medyo mga 2:30 na din ako dito nagpunta. Kasi yun yung low tide eh. Kasi pag hapon na, hindi na masyado malaki yung low tide eh. Minsan kasi nagpe-fishing kami dito low tide. Kasi nga pag high tide yan, hindi ka makatapak sa bato. Kaya ayan, so kanina may strike tayo dun sa kung saan tayo nagsimula, dun sa may baryo. So may strike din ako kanina, kaso pinakawalan ko na lang kasi ganun din, iisa lang yung nahuli natin, so maliit pa. So pinakawalan ko na kasi walang masyadong nag-strike sa ating sa araw na to. So sayang naman kung dadalhin natin kasi medyo maliit pa din. So yan mga master, so dito natatapos yung quick fishing natin ngayon. So talaga naiko lang kasi hindi po lahat ng oras ay may huli tayo, minsan wala. So i-consider natin yun. So kahit wala tayong huli, basta nag-enjoy naman tayo sa ginagawa natin. Saka nakikita yung mga viewers yung ginagawa natin. So hindi na ako nakapag video kanina kasi lobat na din yung action cam ko. So namatay na yung battery. Hindi ako nakapagdala ng tripod din para lagay ko na lang dyan tapos pakita yung ginagawa ko. So yun mga master, so thank you sa panonood. I-shout out ko pala yung mga kaibigan nating angler. So shout out ko yung Kataisan Anglers dyan sa Maydulong. Siyempre kasama yung mga pinsan ko dyan, kay Sir Jenny dyan sa Oman, saka kay Sir Ferdinand na rin dyan sa Dubai. So ayan mga master, so hanggang dito muna. So yung hindi pa nakapanood nung huli na in-upload ko, doon wala din kami huli. So at least nag-enjoy kami. By the way, si Jenjen nga pala, so nakabili na siya ng fishing rod. So inaantay niya na lang yung lure na in-order niya, yung Chorinuya replica lang dyan sa Lazada niya in-order. So baka sa susunod na episode namin, baka sumama na yun. So yung pinabili ko sa kanya na rod, yung hindi mo na masyadong branded kasi nagsisimula pa lang siya, kasi newbie pa lang yun. Mahirap kasi pag bumili siya agad ng branded na kuan na rod, baka masira lang. Sabi pa nga niya, para wala siyang pagsisihan daw pag nasira. So ayan, so ako lang muna yung nagpunta kasi busy nga sila. So ayan mga master, so hindi masyado malaki yung low tide. Siguro mga nasa 0.5 lang yan. Ayan, pag low tide talaga yan, yung bato na yun, kita yun doon. So hanggang dito muna mga master. So wag na wag lang yung magsasawang manood sa channel namin, at patuloy nyo pa rin subaybayan. Yan. So shout out nga sa mga ka-angler ko dyan sa Filipino Anglers.
saka sa Kasking Anglers. Yan. So shout out sa inyong lahat. God bless and ingat mga master.